Welcome back to my channel. I'm your Mami Sam. For today's daily vlog, ay i-explain ko sa inyo kung ano ba ang commuter pass na ginagamit ng lahat ng nagko-commute dito sa Japan. At ang araw ngayon ay Monday, April 10, 2023. So, ito yung expired kong Suica commuter pass. Nag-expired na siya kahapon, April 9, 2023. So, kukuha na tayo ngayon ng panibagong commuter pass. Ang nakasulat dito, ang nakasulat dyan, yan yung ruta mo back and forth. Tapos ayan yung date, tapos ito yung price. So, 11,230 yen. Tapos ayan, andito yung pangalan ko. Tapos yung age, andyan. So, tara, kuha na tayo ng bagong commuter pass. Ito yung mga machine. Two type ng machine siya. Ito, commuter pass, Suica tickets charge, at ito naman yung isa, ticket charge. Dito tayo sa commuter pass machine. Naka Nihongo siya, so pindutin natin yung English. Guidance will be displayed in English. Tapos dito tayo sa pass renewal. Yan. Tapos ayan, new pass renewal, ito, ito. Dito tayo sa renewal. Tapos lagay na natin yung ticket natin dito. Tapos lalabas na dyan yung information. Ang kukunin natin ay 1 month. Meron silang 3 months, 6 months. Pero kunin lang natin is 1 month. So, today is Monday, April 10. Okay? So, mamimili daw ng desired type. So, ito na lang, no? Ito. Ano bang pinagkaiba? Date lang. Ito. Na ano, takpan natin. Ito. So, dali guys. Ayan guys. Ito na yung itsura niya. So, andyan, mababasa nyo yung mga nakasulat. Commuter pass, start date, expiry date, duration month, tapos yung pangalan ko, tapos yung price niya, kung magkano. So, nagtaas na ng pamasahe ang train. 12,400 na ngayon. Naman sa left side ko ay yung location ng mga kung saan ako pupunta, tapos back and forth yan. Tapos, i-confirm na natin. So, ayan siya. Ito na yung summary niya. So, Surumi Ono hanggang Ontakisan, back and forth siya. Tapos, valid from April 10 hanggang May 9. Isang buwan. Tapos, 12,400 siya. So, mag-buy na tayo. Nagtaas na, no? 11,000 something lang kanina. Ayan. Magsusuklian mag-isa. So, mag-antay lang tayo. Ayan. Now, under process. Ayan na siya. So, ito na yung sukli. Ito na yung panibagong card. Kunin mo natin yung sukli natin. Ito na yung bago nating commuter pass. Bago na yung pecha niya. Naging April 10 hanggang May 9 na siya. Tapos, nagtaas na pamasahe ang train dito. 12,400 na siya. Isang buwan. Halos lahat na nagko-commute, naka-commuter pass. Kasi ang laking tipid nito. At mostly ng mga trabaho, kasama siya sa mga benefits. Transportation allowance. At isa sa kinaganda nito, sa kanang naririnig nyo pa rin ako guys. Hintayin natin matapos yung announcement. Isa sa kinaganda nito, yung ruta mo, everyday, pwede mong gamitin kahit ilang beses at kasama ang Sabado at Linggo. So ride o lukin siya hanggat hindi ka nagpapalit ng train at hindi ka nagpapalit ng ruta. Kung saan ka bumaba, tapos kung same route din yung everyday mo, doon ka din babalik. Libre na lang yun kasi naka-commuter pass ka. Unlike ng pagkabibili ka lang ng ticket, may ambilin mo doon. Isang beses lang nagamit. At least pag commuter pass, ano so, ride all you can ng peg. O, di ba? Sana naintindihan nyo. Mag-comment down below kayo kung hindi nyo maintindihan na. Uulitin kong explain ulit ang commuter pass. Thank you. Bye!